Walang swerte sa babae si William. Noong unang beses niyang magpakasal ay hindi pa siya gaanong handa. Pagkatapos ng kanyang military service ay may iniuwi na rin siyang babae. Inakala ni William na ang isang probinsyana ang makakapagpasaya sa kanya. Hindi iyon nangyari. Ilang buwan pa lamang silang nagsasama ni Sandra sa syudad ay malaki na ang ipinagbago nito. Palaging umaalis ng bahay si Sandra dahil marami na siyang kaibigan na madalas ay gustong pumarty at uminom ng alak. Noong una ay napipilitan lamang siyang sumama sa mga ito dahil hindi naman siya sanay sa ganoong lifestyle. Pero hindi nagtagal ay na-e-enjoy niya na rin ang pagsama sa mga ito at kung minsan pa nga ay siya na mismo ang nagyayaya. Lagi siyang inuumaga kung umuwi, isang bagay na pinag-aawayan nila ng asawang si William na noon ay nagtatrabaho sa isang construction company. Sandra, hindi naman sa pinagbabawalan kitang makipagkaibigan o sumama sa kanila tuwing gabi. Masaya ako dahil alam kong marami ka ng kaibigan. Pero ang sa akin lang naman ay huwag mo sanang kalimutan na mayroon kang asawa at bahay na inuuwian. Tingnan mo nga, alas dos na ng madaling araw. Pagod din ako galing sa trabaho. Pero pagdating ko ay puro kalat ang aabutan ko. Katatapos ko lang maglaba at magsampay ng damit. Kaya heto't naguhugas naman ako ng mga plato. Kahapon pa ito nakatambak sa lababo. Sa tingin mo ba ay normal pa ito? Kakain sana ako pagdating ko kanina pero wala namang pagkain. Tanging yung panis na sabaw sa kaserolang nakita ko. Alam mo William, masakit ng ulo ko. Kaya pwede bang bukas na lang natin 'to pag-usapan? Sa totoo lang gusto ko rin namang umuwi ng maaga. Pero ayaw nila akong pauwiin kaya nagstay na lang ako doon. Hindi na nagsalita pa si William. Sa halip ay binilisan niyang maghugas ng plato at dumiretso na sa kwarto upang matulog. Naging ganito ang sitwasyon ng mag-asawa sa loob ng ilang buwan. Hanggang isang araw ay tuluyan ang nag-file ng divorce si William. Umiiyak pa si Sandra noong makita ang mga dokumento. Ayon sa kanya ay mahal niya naman si William. At nangako rin siya na magpapakatinuna para bumalik ang relasyon nila sa dati. Subalit, desidido na talaga itong makipaghiwalay. Kung ayaw mo na talaga sa akin, edi sige. Pero itong tatandaan mo. Sana tumanda ka ng mag-isa. Sana walang babae ang tumagal at magtiyaga sa'yo. Sigaw ni Sandra bago padabog na lumabas ng bahay. Parang nagkatotoo naman ang sumpa ni Sandra. Dahil makalipas ang ilang taon ay sinisikap pa rin ni William na magkaroon ng maayos na relasyon upang matupad ang pangarap niya na magkaanak. Gusto niyang maranasan na may uuwi ang pamilya. Yung tipong pagkarating niya ng bahay ay may sasalubong sa kanya. May masarap na pagkain kung saan sama-sama sila sa hapagkainan. Ngunit hindi pa rin ito nangyayari. Lagi na lamang siyang iniiwan ng babae. O kaya naman ay hindi sila nagkakasundo habang tumatagal ang relasyon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi sumasagi sa isip niya si Sandra. Dahil unang-una ay hindi niya naman pinagsisisihan na hiniwalayan niya ito. Isang araw, may dumating na bagong kusinera sa kantin ng construction company kung saan nagtatrabaho si William. Maganda at kaakit-akit ang babae na sa tansya niya ay nasa 30 taong gulang pa lamang. Noong mga panahong iyon ay 40 taong gulang na si William. Sa kanyang edad ay lumiliit na ang pag-asa niya na magkaroon pa ng masayang pamilya. Tuwing tanghali ay sinusulya pa ni William ang kusinera. Maganda ang ngiti nito at mukha namang mabait. Kaya inisip ni William na siguro ay napakaswerte naman ng napangasawa nito. Wala siyang balak na kausapin ang babae. Pero binabati niya ito sa tuwing makakasalubong niya. Ang tanging alam niya lamang sa babae ay ang pangalan nitong Elena. Isang gabi, habang nagmamaneho si William pauwi ng bahay ay nakita niya ang pamilyar na itsura. Nakatayo ito habang naghihintay sa pagdating ng bus. Hindi siya maaaring magkamali. Si Elena iyon, pero hindi siya nag-iisa dahil hawak nito ang kamay ng isang batang babae na nasa 10 taong gulang pa lamang. Medyo malakas na rin ang ulan, kaya napagpasyahan ni William na ihinto ang sasakyan. Hello Elena,
Siksikan ang bus ngayon. Kung okay lang sa'yo ay pwede naman kitang ihatid. Basang-basa na kayo ng bata. Baka mamaya ay magkasakit pa siya. Salamat, William. Nakangiting wika ni Elena bago sumakay sa kotse. Sa totoo lang ay ang hirap talagang maghintay ng bus, lalo na pag ganitong maulan. Si Amy at ako ay nakatira sa dulong bahagi pa ng bayan. May lumang apartment doon na tinitirhan namin. Kung maihahatid mo kami ay babayaran na lang kita. Oo naman, ihahatid ko kayo pero hindi na kita sisingilin. Nakangiting wika ni William. Siya nga pala, kung gusto mo talaga akong bayaran ay dagdagan mo na lang ng kaunti yung pagkain ko sa kantin. Gustong gusto ko talaga yung mga niluluto mo para sa mga empleyado. Natatawang wika pa nito. Tumawa rin si Elena. O sige, huwag kang mag-alala. Mula bukas ay dadagdagan ko na yung para sa'yo. Masayang nagkwentuhan ng dalawa buong biyahe, habang ang anak ni Elena ay tahimik lamang na nakaupo. Ni hindi man lang niya binati o pinasalamatan ang taong nagmagandang loob na sila ay tulungang makauwi. Nang marating nila, ang nirerentahang apartment ni Elena ay hindi na sana bababa si William dahil malalim na rin ang gabi. Baka gusto mong pumasok muna sa loob para makapagkape bilang pasasalamat ko na rin, nakangiting wika ni Elena. Okay lang ba na makita ako ng asawa mo? Tanong ni William. Siguro nga ay matutuwa pa yon na makita na may kasama ako. Ilang taon ang patay ang asawa ko at mula noon ay kami na lamang ni Amy ang nakatira dito. Agad namang humingi ng tawad si William bago nagpaalam na umuwi. Nakangiting tinanaw ni Elena ang kotse ni William papalayo. Sa totoo lang ay may lihim siyang pagtingin rito, lalo na nang malaman niyang wala pa pala itong asawa. At ngayong hinatid siya ni William ay parang nabuhayan na naman siya ng pag-asa na baka pwedeng maging sila. Ngunit ang anak niyang si Amy ay ipinakita agad ang pagiging bastos at walang modo. Niwala siyang balak na magpasalamat at higit sa lahat ay ayaw niya nang makita pa si William. Mabilis na lumipas ang dalawang linggo. Isang umaga, kinumpronta si William ng kanyang kaibigan at katrabaho na si Olivia. Diretsahan siyang tinanong nito kung ano ba ang namamagitan sa kanila ni Elena. Inihatid ko siya pauwi nung nakaraan dahil nadaanan kong naghihintay sila ng bus. Malakas ang ulan kaya naawa naman ako. Bakit sa dinami-dami ng babae ay siya pang napili mo? Sana yung babaeng single at walang anak na lang. Alam mo Olivia, sa tingin ko naman ay magkakasundo kami ng anak niya. Basta mabigyan lang ako ng pagkakataon. William, matagal na tayong magkakilala. Wala akong problema kay Elena bilang empleyado rito sa kumpanya. Mukha siyang mabait, pero nakilala ko na yung anak niya. Sigurado akong siya ang magiging problema mo kapag nagkataon. Sa edad mong yan ay talaga bang gusto mo ng problema? Olivia, wala naman akong nakikita na problema sa bata. Siguro hindi pa siya handang magkaroon ng ibang tatay, kaya ganoon ang pakikitungo niya sa akin. At sa tingin mo, hahayaan ka ni Elena na magpakatatay sa anak niya? Malamang lagi siyang may sasabihin o ipagbabawal. Olivia, alam kong nag-aalala ka para sa akin. Pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahalang gumawa ng paraan. Wika ni William bago tinapik sa balikat ang kaibigan. Napailing na lamang si Olivia. Hindi niya alam kung papaanong pagkukumbinsi pa ang gagawin. Pero bilang kaibigan ay alam niya rin naman ang kanyang limitasyon. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Tulad ng inaasahan, si William at Elena ay naging mag-asawa. Noong una ay maayos naman ang lahat. Subalit si Amy ang naging problema. Madalas ay sinasagot at dinadabugan niya, hindi lamang si William, kundi pati na rin ang sariling ina. Dahil dito ay ilang beses na siyang pinagsabihan at nabigyan ng leksyon ni Elena. Sa kabila nito ay hindi naman nawawala ng pag-asa si William. Nadarating din ang araw na unti-unti siyang matatanggap ni Amy bilang stepdad. Sinabi niya rin kay Elena na mas habaan pa ang pasensya kay Amy, lalo na't nagdadalaga na ito. Alam mo naman ang kabataan ngayon, talagang sensitive sila at iba kong mag-isip kumpara sa atin noon.
Alam mo, William, nagpapasalamat talaga ako sa'yo dahil napakalawak ng pangunawa mo. Napakarami mo pang words of wisdom. Alam mo namang mag-isa ako sa buhay. Kapag wala akong ginagawa ay nagbabasa rin ako ng libro. Pabirong wika pa nito. Nagtawanan ang mag-asawa. Panay rin ang kwentuhan nila bago matulog. Ang hindi nila alam, nasasaktan pala si Ami. Palagi siyang umiiyak dahil iniisip niya na ipinagpalit siya ng kanyang ina sa ibang lalaki. Bakit ba pinipilit ako ni Mama na mahalin at ituring na tatay yung lalaking hindi ko naman kaano-ano? Naiinis na wika ni Ami habang nakaharap sa salamin. Lalo pa siyang naiinis dahil mabait si William sa kanya. Kahit anong sama ng ugali at pambabastos ang ipinapakita niya rito araw-araw. Sa pagdaan ng mga araw ay lalo lamang lumalalim ang galit ni Ami kay William. Naiinis siya dahil parang anak ang turing nito sa kanya. Kung papaano ito magsalita at magbigay ng regalo na parang isa siyang bata. Lahat ng regalong ibinibigay ni William ay hindi na-appreciate ni Ami tulad na lamang ng bagong bisikleta na sinadya niyang iwanan sa parking lot ng mall. Ang bagong cellphone na inihulog niya sa lababong puno ng tubig at maging ang mga alahas ay ipinapamigay o kaya ay itinatapo niya. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi nagsalita o nagkomento ng masama si William. Lagi lamang siyang nalulungkot dahil magtatatlong taon na mula nang ikinasal sila ni Elena ay parang estranghero pa rin ang turing ni Ami sa kanya. Bukod pa roon ay napansin ni William na parang habang si William ay nakahiga sa sofa at nanonood ng TV. Bigla siyang nilapitan ni Ami. Pwede mo ba akong tulungan na i-zipper ang damit ko? Hindi ko kasi maabot yung sa likuran, kanina ko pa inaayos. Agad namang umupo si William upang tulungan si Ami. Matapos noon ay bigla na lamang siyang niyakap at hinalikan ito sa pisngi. Salamat po sa lahat, Papa. Salamat sa lahat ng oras ninyo sa amin ni Mama. Nakangiting wika pa nito. Nagulat na lamang si William dahil iyon ang unang pagkakataon na kinausap at ngingitian siya ni Ami. At higit sa lahat ay tinawag siya nitong Papa. Malaki ang ngiti sa mukha niya, pero napawi ang lahat ng iyon nang makita niya si Elena na nakatayo sa tapat ng pinto. Si Ami naman ay dali-daling pumasok sa kwarto. Matapos noon ay nagkaroon ng malaking pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit ko naman gagawin yon? Wika ni William matapos marinig ang paratang ni Elena. Sa ilang taon nating pagsasama ay itinuring ko si Ami na parang tunay na anak. William, 13 anyos lang si Ami. Paano mo ito nagawa sa kanya? Paulit-ulit na wika ni Elena. Hindi naging madali kay William na kumbinsihin ang kanyang asawa na wala naman talaga siyang ginagawang masama. Ilang araw din siyang hindi kinikibo ni Elena, pero makaraan ng isang linggo ay hindi na rin ito nakatiis. Kinausap niya si William at pinakinggan niya ang paliwanag nito. Nagkaayos naman sila. Ngunit noong magkasakit si William ay hindi ito nakapasok sa trabaho. Bihira lang siyang magkasakit pero inaabot talaga ng ilang linggo. Dahil sa mga gamot na iniinom ay palagi siyang nakakatulog. Isang hapon ay nagising si William dahil sa sigaw ni Elena. Noong una ay hindi niya maintindihan ang dahilan ng pagsigaw nito, pero nang mapatingin siya sa kanyang tabi ay nakita niya si Ami, nakabalot sa kumot. Biglang napabalikwas si William, kaagad siyang nagpaliwanag kay Elena. Sinabi niya na wala naman daw siyang ginagawang masama. Pero humagulgol ito ng iyak, pagkatapos ay pinagsasampal at pinagsusuntok si William. Matapos noon ay tumawag na siya ng pulis. Walang sino man sa kumpanya ang naniniwala na magagawa ni William ang bagay na iyon. Si Olivia ang pinakapektado at pati na rin ang malalapit na kaibigan. Tumestigo sila sa korte pero sa huli ay hinatulan pa rin si William ng 4 na taon na pagkakakulong. Ni hindi man lang nilingon ni Elena ang kanyang asawa, sa halip ay niyakap niya ng mahigpit si Ami at ganoon rin naman ang batang babae na noon ay lihim na napangiti.
Matapos makulong si William ay hindi na muli pang nakita si Elena at Amy. Wala ring nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanila. Mabilis na lumipas ang 4 na taon. Pinagbayaran ni William ang kasalanan na hindi niya naman ginawa. Pagkalabas niya ng bilangguan ay hindi na siya halos mamukhaan ng kanyang mga kaibigan dahil puti na ang kanyang buhok at kulubot na rin ang balat dahil sa laki ng ibinaba ng kanyang timbang. William, kumusta ka na? Tanong ni Olivia. Kasama niya rin ang ilan pang malapit at pinagkakatiwala ang kaibigan na sina Gabriela at Anna na bumiyahe pa ng malayo para lamang makita at masundo si William sa incarceration facility. Heto, nakasurvive naman ako. Salamat sa inyo. Naluluhang wika ni William sa mga taong hindi tumigil na sumuporta at magtiwala sa kanya. Mga taong palaging sumusulat at nagbibigay ng pag-asa habang siya ay nasa loob ng bilangguan. Alam naman naming wala kang kasalanan. Salamat sa inyo. Gustuhin ko mang bumalik sa kumpanya ay alam kong nasira na ang tingin sa akin ng mga tao. Hindi naman lahat ay katulad ninyo. Ni ang sarili kong ang asawa ay hindi naniniwala sa akin. Papaano pa yung ibang tao? Si Gabriela ang unang tumulong sa kanya upang matanggap bilang tagabantay sa warehouse na pag-aari ng kanyang kapatid. Kahit papaano ay natutuwa si William dahil makakapamuhay pa rin siya ng tahimik. Tuwing Sabado ay nagkikita-kita silang 4 sa bahay ni Anna o kaya naman ay pupunta sa kabilang bayan upang mamasyal para makalanghap naman ng sariwang hangin. Isang umaga, pagdating ni William sa bahay mula sa night shift duty ay nakita niya ang isang babae na nakatayo sa harap ng gate. Lumapit ito sa kanya bago nagsalita. Kanina pa kita hinihintay. Nandito ako para humingi ng tawad. Sana ipatawarin mo ako sa lahat ng aking nagawa. Amy, makakaalis ka na. Wika ni William matapos mamukhaan si Amy. Nangyari na ang nangyari, kaya mag-move on na lang tayo. Hindi ko na kaya. Kinakain na ako ng konsensya ko. Si Mama nasa ospital. Mamamatay na siya. Ilang araw na lang ang taning na ibinigay sa kanya ng doktor. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng to. Naluluhang wika ng dalaga. Alam ni Mama ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko sa kanya na wala kang kasalanan. Wala lang talaga ako sa tamang pag-iisip. Nagselos ako, lalo na nang malaman ko na buntis pala siya. Tinakot ko si Mama at sinabing magpapakamatay ako. Nangako si Mama sa akin at umiiyak siya noon. Tapos kinabukasan ay umuwi siya ng bahay at sinabi niyang wala na raw ang bata. Hindi niya yun sinabi sa'yo. Palagi lang umiiyak si. Pero doon na nagsimula ang bangungot sa buhay namin. Nalaman ng doktor na mayroon siyang cancer sa matres. Hindi nila malaman kung dahil ba iyon sa ginawa niyang pagpapalaglag noon o dahil sa stress. Huli na ang lahat para kay Mama dahil mabilis na kumalat ang cancer at imposible nang maoperahan pa. Mag-isa na lang si Mama ngayon dahil nag-asawa na rin ako. Sana kahit isang beses lang ay dalawin mo siya sa ospital. Nagmamakaawa siya sa akin na hanapin kita at gusto niya rin humingi ng kapatawaran. Matapos marinig ang mga salitang iyon ay pumasok na si William sa loob ng bahay. Nakatayo lamang si Amy sa labas pero hindi na muli pang bumukas ang pinto. Napaupo si William sa sofa bago napahagulgol ng iyak. Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob sa nakalipas na mga taon. Kinabukasan, pagbukas ng pinto sa ward ni Elena ay bumungad roon si William. Tumulo agad ang luha ni Elena nang makita ang dating asawa. William, patawarin mo ako. Mahinang sambit nito. Naupo si William sa kanyang tabi bago mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. May gustong sabihin si Elena pero hindi niya magawang magsalita dahil sa patuloy na pag-iyak. Halos isang oras silang magkahawak ng kamay bago tuluyang binawian ang buhay si Elena. Habang nakaburol ay hindi umaalis si William sa tabi ng kabaong nito. Ang lahat ng dekorasyon at gastos ay inasikaso naman ni Amy at ng kanyang asawa. Pagkatapos ng libing ay papaalis na si William nang bigla siyang nilapitan ni Amy. Salamat sa pagpunta, Papa.
nakangiting wika nito. Pero sa halip na sumagot ay naglakad si William patungo sa kanyang kotse na parabang walang narinig. Makalipas ang ilang taon, mas pinili ni William na mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang mga kaibigan. Wala na siyang balak pang mag-asawa sa takot na baka maulit lang ang lahat. Isang araw ay nabalitaan niyang hiniwalayan si Amin ang asawa nito matapos ipagpalit sa ibang babae. Marahil ay sinisingil na rin siya ng karma dahil sa mga ginawa niya noon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.